welcome back to my channel. At itong vlog na gagawin natin ngayon ay bali kakaiba dahil makikichismis tayo tungkol doon sa dito sa cancel ko kaya. Actually, yung pinagkaugatan ay yung post ni Bella na siya ay sumasayaw na nakataas yung kamay niya. Well, actually, ano naman yun? Yun kasi yung step nun eh. So, nakataas yung kamay. Kaya lang, yung kamay niya mayroong tattoo. At yung tattoo na yun ay kumbaga sensitive yung mga Korean sa tattoo na yun, dahil doon according sa history nila, ito po yung doon sa war ng Japan against Korea noon. So, matagal ng panahon nun eh. So, yun ang pinagkaugatan yan eh. Well, dito tayo dun guys. So, ako, hindi naman ako ito, bali, opinion ko lang. Kasi nga, kumbaga, hindi dahil sa dito ako nagtatrabaho sa Korea, eh, papanigan ko yung Koreano. Hindi naman pwede na Pinoy ako, porkit Pilipino ako, eh, papanigan ko yung Pilipino. So, ako gigit na lang. Kumbaga, opinion ko lang to. Ang mga Koreano guys, alam mo yung adobe, hindi naman matigas yun. Doble ganun ang tigas ng ulo nila. Sa totoo lang. Iisa yung ugali nila. Mula sa presidente, mula sa janitor, hanggang sa presidente, iisa ang ugali nila. Mula sa janitor hanggang presidente, iisa din ang pagkain nila, kinakain nila. Hindi tulad sa atin na pag may kaya ka, iba yung kinakain mo. Pagka mahirap ka. Sa mahirap talaga yung kinakain mo. Dito hindi guys. Pare-parehong kinakain dito. Kung merong kimchi yung mayaman, mas maraming kimchi yung mahirap. Halos lahat kimchi kinakain nila. So, ganun yun. Ngayon, kumbaga, iba-ibang reaksyon yung nangyari dahil dun sa post na yun ni Bella na siya ay sumasayaw at merong kumbaga nakita dun yung tattoo na masyadong sensitive yun para sa mga Koreans. Nag-comment yung Korea and then nabasa ng Pinoy, so dun nagsimula yan. So bangayan na yun sa social media. Pero isa lang masasabi ko dyan eh. Kung sa bangayan lang naman sa social media, hindi man nanalo ang Korea sa Pilipino. Pinoy pa eh. Kahit magdamagan, walang tulugan, makikipaglaban niya ng bangayan sa iyo sa chatting eh, sa social media eh. Ganun tayo eh, di ba? Ganun talaga yun. Kung sila guys, kung bubuksan mo yung account nila sa Facebook, kukunti lang mga pinupost nila, mga Koreano. Mga ano lang, mga picture-picture lang nila. Hindi tulad natin na buhay na natin yung Facebook. Sila hindi. Nagpo-post din sila, pero more on kakao-talk sila. Eh. Kumbaga yung kakao-talk, parang Viber yun. Pero yung Korea kasi, meron silang version nun. Kakao naman sa kanila. Halos lahat ng Koreano may Kakao at mayroong Kakao account. Kakao Talk yun eh. Free din yun eh. Ngayon, balik tayo dun guys sa cancel Korean yan. Ang Koreano, ibang ugali nila. Wala silang pake
kung ano yung gusto nila, yun na yun. Kahit paliwanagan mo sila, hindi mo pa rin mababago yung gusto nila. Kasi ugali nila yun. Ganun sila. Ngayon, lalo pa pagdating doon sa mayroong history na pinag-uusapan against doon sa nangyari noon sa bansa nila against Japan, sila kasi masyado sila sensitive. Kita mo dito mga celebrity, mga artista, presidente, malimit nagsusuicide sila. Ganun sila, ganun katitid ang utak nila sa totoo lang. Yung konting problema talagang nagsusuicide sila. Yun ang pinakasolusyon nila sa problema. Yung dating presidente nun, si Romo yun, nagsuicide yun. Tumalon yun sa bundok eh. Yung presidente din ng Samsung, Samsung ba yun o LG? Yung presidente din ng Samsung yata o Daewoo? Ganun din. Basta malimit sila guys. Nagsusuicide sila. Ganun sila mga Korea. Ngayon, hindi kasi matitigil yan eh. Dahil, kumbaga, paninindigan ng Korea, yung gusto nila, natural sasagot yung Pilipino. So, ganun yun. Ang nakakatuwa dito, o nakakatawa, tayo kasi mga Pinoy, kumbaga, ina-idolize natin yung Koreans. So, normal naman yun eh. Wala namang problema dyan. Kaya lang, di ba mula sa itsura, suot, style, sa buhok, papulay, lahat. Halos, di ba lahat K-pop na ngayon. So, ganun tayo sa Pinas ngayon eh. Sa pagsuot ng mask, di ba? Kung tutuusin, pabor na pabor yung pandemic dahil nagagaya natin yung mga K-pop na pagbaba sa eroplano galing Korea, pagbaba sa NEA, nakikita natin sila may mga face mask. Well, sila guys, ganun talaga dito sa Korea. Kasi ang Korea is 4 season. Pag winter, nagmamask sila, kami, dahil nandito ko sa Korea, dahil masakit sa ilong pagka sobrang lamig. Hindi ka makakahinga. Pagka fall naman, yung mga bulaklak na naglalagas, masakit sa ilong yun. Sisipunin ka. Kaya kailangan mo talaga ng mask. So normal yun. Hindi yun pakyot guys. Yung pagsusot ng mask, eh, hindi yun pakyot sa Korea. Kundi kailangan mo magsuot ng mask para hindi ka sipunin, para hindi ka mati yung ilong mo dahil pagka lalapag fall. Well, sa atin, syempre yung mga K-pop pag pumunta sa Pinas, 'di ba, meron silang malimit man nakamask sila. Kasi protection nila 'yon sa sarili nila. Na tayo naman, ina-adapt natin 'yon. Tuwa tayo ngayon dahil may pandemic. Okay, magmask tayo. K-pop eh. So, ganun eh. Tapos, ngayon, pati bangayan sa social media, pero yung mga pinapanood natin, puro mga Korean drama, di ba? Kaya, conflict eh. Hindi mo malaman kung saan ka eh. Kung sa Korea ka ba, o sa Pinoy ka. Well, ito naman eh, opinion lang natin. So, kanya-kanya naman tayo ng opinion eh. Tayo kasi nakakaintindi tayo mga Pilipino, madaling kausapin eh. Ang Korea hindi. Kung ano yung nakita sa'yo, makagawa ka ng 10 tama, makagawa ka ng 1 mali, mali na yung lahat sa kanila. Kahit anong gawin mo, dumugo ka pa ng lupa, hindi mo magbago yan. Ganun naman ako.
di ba? Gustong gusto natin sila, lalo na sa atin. Kanta, lahat, makeup, style, lahat ginagaya sa atin eh. Di ba? Tapos ngayon, sinasabihan nila tayo na mahirap yung bansa natin. Well, kung tutuusin, ang dami rin naman Pilipino din dito. Isa na ako doon, nagtatrabaho dito sa Korea. Kung susuyuin, hindi naman dahil sa mahirap yung bansa natin, kaya nag-abroad tayo. Nag-abroad tayo dahil mayroon tayong mga obligasyon sa buhay, lalo sa mga pamilya, may anak ka. So, ganun yun, di ba? Sila kasi, ganun nakikita nila ngayon. Kaya, doon nila tayo binabanatan sa parte nyo. Lalo na pagka, kumbaga, medyo maitim ka talaga. Yung mababa ang tingin nila sa'yo. Sila guys talaga yung sa kutis, napakaganda ng kutis nila. Walang sinabi yung mga celebrity sa atin. Pero halos lahat sa kanila ay retoke. Kahit yung mga BTS na yan, kahit yung mga K-pop na yan, halos lahat dyan nire-retoke. Para, kumbaga, mas presentable sa public, sa publiko, pag ikaw ay nag-perform. So, wala namang masama doon eh. Dahil yung pag-retoke sa Korea, number one ng Korea, maganda ang Korea mag-retoke talaga. Ng mukha, ng katawan, andun na sila lahat eh. Talagang magaling sila. So, yun na nga ang ibig mong sabihin. Kaya sila talaga. Pati mga pagkain nila, ina-adapt natin. Kaya sila, alam nila yun. Kaya ang malakas ang loob nila na magsalita ang against sa mga Pilipino. Dahil nakikita nila yun eh. Alam nila na gustong-gusto natin talaga sila. Hindi mo naman magkakaila yun eh. Sa mga Korean novela na lang, talagang sinusubaybayan yung mga artista, yung mga kanta nila, style. Grabe talagang, ganun talaga ang mangyayari niya. Kaya sila, hindi mo masisi kung sila magsalita against sa atin, dahil nakikita nila yun eh. Alam nila kasi na merong ipupuna sila sa atin. Okay. Well, sa ngayon, kami naman dito, wala naman kaming nararamdaman sa mga boss namin na nagaganon. So normal lang naman yun na kumisan magagalit talaga. Kahit saan naman punta, pagka may amo ka, nangangamuan ka, magagalit sila kumisan. Pero yung issue na to, wala naman kaming nararanasan dito eh. Well, kung pupunta ka lang sa social media, sa YouTube, kung manonood ka, magbabasa ka, magsasurf ka, yan ang mabubasa mo na yung maglalaban yung Korea ngayon at saka yung Pilipinas dahil dyan sa issue nila yung cancel Korea. So ganun ngayon ang pinag-uusapan. Pero sila guys, ang mga Koreano, kung gaano sila ano ba yun? Anong tawag dyan sa ano? Kung gaano sila kagalang, ganun din sila kabastos. Lalo na pag nakain nila. Isa sila eh. Babae, lalaki, dumudura sila sa astray. Punuin nila ng laway yan. Subukan ninyo. Diba? Kung may Koreano dyan, iyayain nyo uminom. Joke eh. Pag nakakita ng astray yan dyan, duturaan niya yan. Ibalik nila yun. Ganun talaga sila. So, ang real talk tayo na, kaaway natin ngayon. Natin, kasi Pilipino din naman ako. So, ang Korea versus Philippines. Ngayon,
pagdating dun sa mga sinasabi nila sa atin na yung bansa natin mahirap, na walang pinag-aralan, eh sila naman actually guys, nag-aral nga sila pero hindi nila alam gamitin yung pinag-aralan nila. Ako, ang tagal ko na dito, alam na alam ko at kilalang kilala ko ang mga Koreano, ang style nila lahat, alam na alam ko. Kaya ang masasabi ko nga, pagdating sa bangayan, sa social media, hindi mananalo ang Korea sa Pilipinas. Magkamatayan na kahit sa anong paraan, talagang mag-comment at magsisend ng message yan sa iyo. Sila hanggang ganyan lang. Well, yung mga nagme-message lang naman dyan, nagko-comment, yung mga, siguro mga nasa abroad din yun eh, ng mga Koreans. Dahil yung mga Koreano na dito sa Korea, hindi nga sila marunong mag-English eh. Kukunti lang mga Koreano marunong mag-English at nakakaintindi ng English. Kahit sa mga ospital, problema pagka mayroon kang sakit at pumunta ka ng ospital, hindi mo yung ma-explain sa kanila kung anong nararamdaman mo. Kasi nga, hindi sila marunong mag-English. Well, jackpot ka kung mayroong mga nurse na marunong umingles. Pero ngayon, yung malalaking ospital, mayroon silang mga interpreter na may tinatawagan sila. Ganun. Kaya yung mga nagko-comment na yun sa doon sa Council Korea, mga nasa abroad din yun, sigurado. Dahil kung dito lang, hindi nila papatuloy yan. Mas gusto pa nilang gumala o mag-inog kung saan-saan. Hindi siya sa ganun. Mga nasa abroad din yan, guys. Yung mga nagko-comment na yan. Kaya, dyan ka mapapalaban. So, siyempre, marunong din umingis naman yan. Karating na din ang abroad eh. So, ganun yun. Hindi lang sa ako gumigit na lang dito. Opinion ko lang to. Na nagsasalita tayo laban sa Korea, mga Korean. Pero, and at the same time, sinusuportahan natin sila. By the way, na yung mga sa K-pop na nga lang eh. Doon na lang sa K-pop na yan. Doon mo. Pag may concert, puntahan mo pa lahat ng kung anong mga K-pop souvenir, bibilin mo. Diba? Mag-picture ni Kalimino. Eh, si Limino, Korean eh. Diba? Well, kung yung mga yan, kung i-interviewin mo lang, gigitna din sila sa issue. Hindi naman makikisaw-saw yan eh. So, siyempre, dun alam nila yung issue, pero hindi sila magbibigay ng talagang kung bakit o ganito ganun. Wala sila yan eh. So, yung mga nagko-comment na yan, guys, mga nasa abroad din yan ng mga Koreans. Wala yan sa Korea. Okay? Dahil kung makikita mo yung mga comment nila, English, di ba? Walang marunong mag-English dito. Meron din, pero hindi nila papatulan yan. Yung mga nagko-comment yan, mga nasa abroad din yan. At saka sila, may sarili silang mundo. May sarili silang YouTube. May sarili silang, kung may Viber tayo, meron silang Kakao Talk. Ganun yung Korea. Kaya sila, meron silang sariling mundo. Kung yung YouTube niya yun, na pinag-postan nun, nung Phil Ambayon, si Bella, mga nasa abroad din yung mga Koreano nagko-comment doon at yung mga nakakita doon sa video nyo. Kaya yan guys. Kaya lumaki siya. Issue na yan dahil natural, Pilipino tayo eh. Ugali natin na hindi tayo magpapatalo. Ganun lang yun eh, di ba? So ako, siyempre, kumbaga sa sampo, apat sa Korea, siyempre, anim ako sa Pinoy. Siyempre, Pilipino tayo. Pero, hindi ibig sabihin na pumapanig ko sa Pilipino or pumapanig ko sa Korea. Opinion ko lang to. Ganun lang yun. Basta itong mga nagko-comment na yan, guys. Mga English yan, English speaking na yan. Lahat yan, mga nasa ibang bansa din. Mga nasa abroad yan.
Kasi kung dito lang naman sa Korea, hindi mo ma-feel yun. Malalaman mo lang yung issue na yan pagka nag-online ka o nag-surf ka sa YouTube o sa kung anong mga article dyan ngayon sa internet, doon mo lang siya malalaman. Okay? So, ang bottom line niyan, Pilipino pa eh. Na kahit saan, hindi magpapatalo. So, ganun tayo guys, diba? So, fighting! So, shout out kay Mama. Love you, Ma. Shout out kay Jer. Oh, Jer, ha? Shout out na kita, ha? Dapat, pag nagkita tayo, yung dapat sexy ka na. Sexy challenge ko yan sa'yo, Jer. Okay? So, hello guys. Naririnig niyo yan? O yan, mga Korean yan. Mga Agassi yan. So, ganun sila. Mas wala silang, hindi nila papansinin yung mga isyong ganyan. Dahil mas dito lang sa Korea, hindi sila ganun. Ang mga nagko-comment na yan, mga nasa abroad. Okay? So, kaya pagka mahahalata mo naman eh, diba, sa mga ang mga comment nila yung mga English, hindi marunong mag-English ang mga Koreano. Karamihan sa kanila hindi sila marunong mag-English. At saka nga pala, mapapansin mo nakamask ako lagi, kasi pag nahuli ka rito na nagtanggal ka ng mask, meron kang multa na $80. So mahuli ka dahil sa CCTV doon kanila makakuhuli. So ayan, so kung naririnig niyo man yan, mga Koreano yan, yan mga Agassi yan sila, hindi sila magigialam ng mga yan. Kaya yung mga nagko-comment na yun, guys, ulitin ko, mga nasa abroad yun. So basta kung ano yung sinabi nila sa atin, sasagot tayo. Okay guys, so thank you for watching. Bye. Annyeong.